Nakakatulong ba ang radyo para sa medium size na mga negosyo? O baka naman inisip nyo mga katry, hindi ba magre-review ng mga radio units sa try to contact? And by the way, papaano nga ba mag-compute ng antena? Ang tatlong bagay na yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito dito sa ating show. Break, break. Any station, come in. Yung breaker po, go ahead. 11 call sign, sir. Thank you, sir. This is 481 EMQ po. This is EMQ from Amadeo Station, over. Roger that, acknowledge. This is Alpha Lima, Cavite Station on the mobile. Thank you, sir. Can you give me update lang sa location mo, weather, and working condition mo? Roger that, acknowledge. So now, kay ako po ay naka on mobile, stationary mobile here in Cavite City Public Market. And then, sa ngayon, sobrang init po ng ating weather condition ngayon dito. Napakataas ng humidity level. And working condition ko po is Motorola GM300 with power output of 45 watts. And then, super gainer antenna. Over. Magandang hapon mga katry at welcome muli ngayon sa ating show na Try to Contact. Ito po ang inyong host, si EMQ. Gusto po naming magpasalamat mga katry sa inyong patuloy na suporta at sa patuloy na panonood ninyo sa ating show tuwing alas 3 ng hapon ng Sabado. At gusto rin po naming magpasalamat on behalf of TriPH Media Management sa lahat ng sumusuporta sa aming programa na hashtag Road to 10K. Kung hindi pa kayo nakakapagbigay ng suporta mga katry, pakisuyo po i- forward nyo na at i-share nyo na yung lahat ng aming mga videos, i-like nyo na itong aming page na ito, at i-share nyo na rin po yung aming YouTube channel. At kung gusto nyong malaman kung paano pa kayo makatulong sa TriPH Media sa pamamagitan ng aming programa, punta lang po kayo sa aming official website na www.triphmedia.com. Ngayong hapon na ito ay meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan. Ang una ay tungkol sa paggamit ng radio units sa mga negosyo. Marahil naalala nyo pa si RDY noong nakaraang mga linggo ay ipinakita namin dito sa show ang advantage ng paggamit ng radio sa mga small scale na mga business. Pwede nyong sabihin, eh syempre kung maliit lang yun, papaano naman ang mga medium scale business. So tignan natin ngayon, panoorin natin ngayon si RDY habang ipapaliwanag niya at ipapakita niya sa atin ang kahalagahan mga katry ng paggamit ng radio units sa mga medium scale business. Puntahan natin si RDY sa Lipa Station. Hello mga katry, si RDY po uli dito sa Lipa. Yes. Last time, pinakita ko sa inyo kung paano mahalaga ang paggamit ng VHF radio sa mga small scale business. Ngayon, ipakikita ko naman po sa inyo kung gaano ito ka-efficient sa mga medium scale business, particular sa shipping line operation. Tunghayan po natin yung video. Magaling! Magaling! Go ahead, sir! Go ahead! Kamusta ang mga rolling cargo sa atin dyan? May patino po rin sa may pito. Okay, sige. Good. Standby lang ha. Arrange natin nila. Tikiting. Tikiting. Sir, go ahead po, sir. Okay, kamusta ang mga pasero natin dyan? May ilan tayo? Nasa 200 na po. Yung natikita namin dito ngayon, sir. Okay, sige, thank you. At nasa terminal na ba sila? Major Desem! Okay, thank you. Cap? Cap? Yes sir, go ahead. Cap, pwede na ba tayo mag-loading? Pahintay lang, mga 15 minutes. Nire-ready lang ang bago ko. Okay, 15 minutes. Thank you. Aliway, Captain. DIY
Yes, ready ka? Ready na yung personal for loading. Okay, thank you. At kiting? Kiting? Enter, sir! Here, kiting, paki-advise ang terminal. Nakipasok na yung ating mga passenger for boarding na sila for boarding na bird. Susan Bosser, magpapaport na po kami ngayon. Okay, thank you. Marshalling? Go ahead, sir. Go ahead. Okay, yung mga rolling natin, pwede na kayo ipasok at mag-in passport for loading. Kasi po, sir. Copy at kapapumuhin na po, Arit. Okay, sige. Salamat. Maraming salamat, RDY. Grabe ah, talagang nasa pier kayo kanina. O yan mga katry, if you own or if you are managing a medium scale business, medium size business, please do consider yung paggamit ko ng radio communications. Regardless kung sa mobile ba station or yung portable stations natin o yung mga fixed station sa inyong mga opisina. Ano naman kaya ang susunod na i-feature ni RDY? Nako, watch out. Maraming ideas yan si RDY na naka-ready na i-share niya sa atin. Ngayon naman, nakailang episode na tayo, baka ang marahil ang marami sa inyo ay nag-iisip bumili, pero parang hirap kayo na mag-design. Ano ba ang magandang unit na bibilihin natin? Ngayong hapon na ito, mga katry, ang kauna-unahan na meron tayong gagawing radio units review. Oo, sa mga susunod na mga Sabado, simula ngayong hapon, ay i-review natin ang iba't ibang mga radio units po na pwede sa fixed station, mobile, or sa portable unit. At ngayong hapon ay magre-review tayo ng isang portable units. Tawagin natin ngayon si Alpha Lima. At pakinggan natin siya habang i-review niya sa atin yung unit na gamit niya. Hello mga ka-try, welcome po muli sa ating segment na Try to Contact. So sa oras na ito, hawak ko ang isang portable radio, VHF or portable radio. Ang brand niya is Motorola. Model is GP88. Ito po ay inilabas way back 1990s, inilabas po ito. So ito ay mga classic radio na kung tawagin. And what I love about this radio po, mga katry, marami siyang feature o marami siyang performance na hindi kayang gawin ng ibang mga radio ngayon. Example po, yung communication natin is tulad ng mga napag-uusapan natin ng mga nakaraan, kinakailangan talagang reliable. Napaka laking bagay po kapag ang radyong ginagamit natin ay maganda ang transmit at likewise talagang maganda ang receive, kasi doon nakarely yung ganda ng communication na ibabato natin at yung marireceive natin. So pagdating sa ganun na trabaho, maaasahan ko personally ang radyong ito. So kung mapapansin nyo po, meron siyang port na may rubber duck, kung tawagin po ito ay rubber duck antenna. And then may dalawang rotary knob dito, isang channelize, ito naman ay isang volume ang on and off. So ganun lang po siya kasimple. And then meron siyang PTT sa gilid o yung push to talk. Pagkatapos, mapapansin niyo po, meron akong wire dito. Kasi sa trabaho ko po, mga katry, kinakailangan nasa bewang ko lagi ang radio. Katulad po nitong isang radio ko na to. Pero kapag ako umalis, normally dalawa hanggang tatlong radyo po ang dinadala ko. And then, so ito ay nandito lang sa aking bewang. And then, ito po, itong wire na to, ito po ay speaker mic, kung tawagin. Andito na yung PTT, dito na rin ako magsasalita, dito ko na rin naririnig yung kausap ko. So ito ay nakasabit lang dito sa bewang ko, no? Sasabit ko lang siya dito, o kung saan man. And then, patatakbuhin ko na to. Meron siyang clamp, mga katry, meron siyang clamp. So, iipit ko lang po sa uniform ko to or sa bag or somewhere, yun na, good to go. Ito po ay 136 to 174 na frequency. So, napaka-versatile nung unit na ito. So,
try nyo po na makagamit nito. Wala na pong mga nabibiling mga brand nito ngayon kasi talagang phase out na siya. Pero ito po ay ginagamit ng mga fire department, Bureau of Fire Protection, mga fire volunteer. Kasi ang isa pong bagay na maganda rito, completely waterproof po ang radium ito. So since imagine nyo po, papasok yung mga BFP sa isang sunog, kung imagine ninyo, nagbobomba sila ng tubig or umuulan po, hinahayaan ko lang siyang maulanan. Okay lang po yun, hindi siya masisira. Pati po ang PTT na ito kasi waterproof siya. So made by Motorola. So yun lang po yung mga ilan sa mga quick reviews na pwede kong maibigay dito as far as I'm concerned na try ko po sa paggamit ng radyong ito. So try nyo po mga katry na gumamit ito. And one more thing, bago ko po malimutan pala, ito pong likod niya, battery, itong battery na ito ay pwede mo siyang palitan. Ang tawag po doon, repacking. Repacking ang tawag po doon mga katry. So ibig sabihin ko, imagine nyo po, 1990s po itong mga radyong ito. Pero hanggang ngayon, tumatakbo pa rin siya. Bakit? Kasi po yung battery niya, ito yung casing niya. Pwede akong bibili lang ng battery and then ire-repack ko lang siya. So continuous lang po ang paggamit natin kasi kalimitan na sisira dito battery. Kaya papalitan lang natin yung battery, bibili lang tayo ng mga battery na ganun, lalagay lang natin or ipapa-install natin sa mga marunong na mag-install, hindi siya basta-basta, and then salpak natin yung battery, good to go na. So that's all for now mga katay. Sana nagustuhan nyo yung konting reviews natin tungkol dito sa ating ginagamit na Motorola GP88. So once again, this is Alpha Lima po mga katry, and then see you po ulit next week dito sa ating segment na Try to Contact. Maraming salamat Alpha Lima sa pag-review mo dyan sa unit na gamit nyo. Abangan nyo mga katry ha, hindi tayo limited sa brand ng radio. Lahat ng available na units ay i-review natin, and in the very near future meron na rin tayong unboxing ng mga radio units dito sa ating show. Na-enjoy nyo ba last week yung paliwanag ni ENI o ni Engineer Malyari sa setup ng antena? Meron ba kayong natutunan mga katry? At o dili kaya ay nagpaplano na ba kayong mag-setup ng inyong antena? Sandali lang, sapagkat balikan natin si Engineer Malyari at pakinggan naman natin kung papaano mag-compute para sa setup ng ating antena. Pakinggan natin si ENI. Maraming salamat ulit, EMQ, sa pag-invite mo sa iyong napakagandang programa. At ngayon po mga katry, ang pag-uusapan naman po natin ay yung antenna design. And specifically, ang isishare ko po sa inyo is kung paano iti-design at i-compute yung Yagi Uda antenna. Noong nakaraang linggo ay pinag-usapan natin itong Yagi Uda ano po. At ang design natin, syempre, dahil radio yung pag-uusapan natin, ang gagamitin po natin design is specific for the VHF frequency ng amateur radio, which is yung 144 to 146 megahertz. E di simulan po natin, ano? So makikita ninyo dito sa presentation natin, ito yung itsura ng Yagi Uda antenna na iti-design po natin. Okay, so simulan natin sa pag-determine muna ng different parts ng ating Yagi Uda antenna. Siyempre pa, yung first element na pinakamahaba sa lahat, ang tawag po dyan is reflector. At pagkatapos, yung itong part na ito, pwede siyang i-design na folded dipole kagaya ng nakikita nyo dito, or pwede rin isang diretsyong element lang. Ang tawag po dyan ay the driven element, or ang tawag ng iba ay feed line. Ang reason kung bakit siya tinatawag na feed line or driven element, kasi dyan nakakonect yung ating coaxial cable. Yan basically yung nagre-radiate ng radio signal natin. Ano po? At ito namang tatlo, ang tawag dito is directors. Ano po? Kasi siya yung nagdidirect ng signal na nanggagaling dito sa driven element.
at yung trabaho ng reflector, yung signal na yon para mas malakas yung punta ng signal paharap papunta sa director, is nire-reflect naman yun itong reflector. So, andali lang intindihin ng parts, hindi po ba? Ngayon, pag-usapan natin ano-ano ba yung tamang sizes nila, gaano ba kahaba yung reflector, gaano kahaba yung driven element, gaano kahaba yung directors, at gaano kalaki yung distances nila in between. So, unahin natin yung haba ng bawat elements. Ngayon po, yung haba ng bawat element ay nakadepende sa kung anong frequency siya nakadesign. So, kung ang design mo is for amateur na VHF, so iba yung length niya. Iba rin yung length kung ang design mo is for UHF. So, ang frequency na pinag-uusapan natin is VHF amateur, which is 144 to 146 MHz. So, alin ba dyan yung kukunin natin frequency? Ang kukunin po natin yung tinatawag na center frequency o yung gitna. At yung gitna ng dalawang frequency po na yan, ng frequency range na yan, is 145 MHz. So, yan yung center frequency natin. So, yan yung frequency na gagamitin natin sa computation. At marami kayong makikita online na iba't ibang computations ng pag-design ng Yagi Uda antenna. At isa ito sa computation na makikita ninyo. Meron ang ginawa sila na constant para sa bawat isa. So, sa reflector, merong constant na 150 divided by frequency, which is 145 MHz. At ang makukuha natin dyang haba is 1.034 meters. So, ganun kahaba yung reflector ng Yagi antenna at 145 MHz. Yung driven element naman natin ay 143 divided by 145 MHz. So, that would be 0.986 meters. At yung driven element 1 o yung director 1 is 0.952 meters. Yung director 2 is 0.87 meters. At yung director 3 is 0.828 meters. At ngayong alam na natin yung haba ng bawat element na gagamitin natin, ang susunod naman natin pag-uusapan is gaano makalayo yung distance ng bawat elements. Titingnan natin. So, meron ulit na given na constant sa bawat element distance. So, for example, yung distance ng reflector from the driven element or feed line is 45 divided by frequency. At magka-come up tayo sa value na 0.310 meters. Yung distance from driven element going to first director is ganun din yung formula, 45 divided by frequency, which is 0.310 meters. At yung distance ng first director to the second director is ganun din, 45 divided by frequency. So, magka-come up tayo sa value na 0.310 meters. Ang nag-iba lang is yung distance between director 2 at director 3, which is 60 divided by frequency, at magka-come up tayo sa value na 0.414 meters. So, yan ano. At ang haba naman itong boom, edi i-compute nyo na lang gaano kahaba yung distance ng bawat isa. Tapos magdagdag lang kayo ng konting haba para dito natin ikakabit yung ating poste. At ayon sa publications and computations, ang gain ng Yagi antenna na gantong design mayroong tatlong director is 11.35 dB. Ayan. So, yan yung goal natin. Ano po? Try. So, we would like to encourage you to build your own Yagi antenna, design your own using these computations. And please let us know kung makukuha nyo ba itong 11.35 dB na gain. Could be more or it could be less. Depende dun sa size ng element na gagamitin po ninyo. At pwede nyo rin bagu-baguhin yung distance ng bawat isa. Pag gusto nyo, pwede nyo increase ng konti yung sizes and
let's play around kung ano yung typical, yung pinakamaganda na makukuha nyo sa design nito. Kasi yan naman talaga yung isa sa mga reasons kung bakit maraming tuwang-tuwa sa amateur radio is kasi makakapag-design tayo ng mga antennas natin, and then from there we can play around kung hanggang gaano kalaki yung gain at hanggang gaano kalayo yung nararating ng ating signal. So that's it for this Yagi antenna design, mga katry. So please, if you design one, please let us know the result para ma-share din natin sa ating mga katry to contact. Maraming salamat, ENI. Nakakatuwa, di ba, mga katry? Ayan, ha? Hindi man tayo ECE, hindi man tayo mga inhinyero, o baka ang ilan sa inyo, mga katry, ay bago sa larangan ng paggamit ng radyo, at least ay sana natututo kayo sa lahat ng mga information na sineshare namin dito sa aming show na Try to Contact. Ayan, mga katry, dito na naman natatapos ang ating isang programa ngayong Sabado ng hapon. Sana ay nag-enjoy kayo. Pero bago tayo matapos, gusto ko lamang magbigay ng mga special shoutouts. Unang-una, maraming salamat sa lahat ng miyembro ng Radio Operators and Enthusiasts. Naku, lumalaki po yung ating pamilya. Abangan nyo, mga katry, na members ng grupo na yan. Very soon, magkakaroon tayo ng scheduled na mga live shows at mga interviews within our group. Abangan din nyo yan. Tapos, maraming salamat din po sa mga patuloy na nag-i-invite ng mga radio enthusiasts sa buong Pilipinas dyan sa ating group. Special shout-out lang po kay Sir William Cyril at saka kay Sir Wayne Abuan from Marikina. Nung last week, nako, nakakatuwa. Nag-enjoy po kami na makausap namin kayo sa radyo, at very soon po, pagka natulungan namin kayo na i-enhance ang inyong setup dyan sa Marikina, ay malamang-lamang mas madalas pa tayong mag-uusap sa radyo. Ayoko rin naman din pong tapusin ang show na ito na hindi kami makakapagpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa show. Lahat po ng mga kaibigan, pamilya at sumusuporta kay RDY dyan sa Lipa Station. Maraming salamat po. Salamat din po sa aming mga kasama kay Alfa Romeo at sa kanyang mga pamilya, hindi lamang dito sa Cavite, kung hindi maging yung pamilya niya sa US na patuloy na sumusuporta at nakatutok. Ganun din kay Alfa Lima, maraming salamat po sa kanyang pamilya dito at sa pamilya niya sa US na madalas sumusuporta at nanonood ng ating show. Gusto rin naming pasalamatan po si Golf Charlie, si Sir Gerald, siyempre, at saka si Sir Bravo Universe, nako, si Sir Joey Cuevo. Salamat po. At Kuya Bayani Panahon, malapit na ring maging licensed radio operator yan. Maraming salamat, Kuya Yani, sa lahat ng tulong nyo. And of course, salamat po sa lahat ng mga kasama naming volunteers dito sa Amadeo, kay Gail, kay Rian, at kay Gia, na patuloy na tumutulong sa akin, hindi lang sa trabaho ko, pati sa production ng ganitong mga show. Mga katry, maraming salamat po sa lahat ng inyong tulong. Ito na naman po ang inyong host, si EMQ, na nagpapaalam sa inyo ngayong Sabado ng hapon at nagpapasalamat sa inyong pagtutok. See you next Saturday dito sa ating show na Try to Contact.